Hi guys! Welcome again to my vlog. Dito ako ngayon sa bahay namin. Ako'y may gagawin. Ako'y magkakabit ng frame. Itong frame. Itong frame na to ay ginawa ng kapatid ko. Siguro nung 2002. Cross-stitch po siya. Yan. Dati to sa baba namin. Ay, ang problema lang, nag-renovate ako ng baba. Wala na siyang space doon, kaya sayang naman kung hindi ko ikabit. Ayun, dahil pinaghirapan ng ate ko to noon. Alam ko dito ikabit. Ito yung mga gamit na kailangan. Ito. Meron din akong ganyan, ito. Kaya natin lapis. Hammer. Meron akong panukat. Ito. Ang metro. Higit sa lahat, ito, hand drill. Parang madumi na yung hand drill ko, oh. Kasi binili ko to talaga para sa akin. Kasi noon pa man, nagka-hand drill na ako. Kasi ako nang nagkakabit na kung ano-anong mga pansabit ito sa amin. Ngayon, nung nagpagawa ako ng baba, ginamit nila, kaya dumihan, no? Puro mga pintura na. Unahin muna natin gawin. Ay sukatin yung pagkakabitan ko para nasa gitna siya. So ang kalahati noon na 156 78. Pamantahan natin ng lapis. 156 cm, ang kalahati niya is 78. Dito yung gitna. Tali lang siya sa likod. Yan. Ang plano ko dyan, ayaw ko ng isa lang. Gusto ko dalawa para mas matibay. Sa dalawa, ang ilalagay ko na pako. Maglagay ako ng 1 inch magkabilaan. Itanda na ako. Ngayon pupunin natin ngayon kung gaano kataas magmula sa floor yung pinaka-standard ng taas ng frame ay nasa 57 to 65 inches. Yun yung eye level na sinasabi. Tandaan nyo ha, kapag nagkabit kayo ng frame, dapat laging eye level. Hindi ka pwedeng basta na lang maglagay ng frame na doon sa taas o mismo sa mababa. Eh, hindi naman pwede mo titingala ka o titingin ka sa ilalim. Kaya dapat eye level ang paglagay ng frame. Kukunin ko yung 65 na level. Kuha ko na yung sukat. Didrill na natin ngayon. Yan, kailangan natin higpitan. Kasi medyo lumuluwag-luwag na nga ito eh. Kung pag nag-drill kayo ng wall ninyo, siguraduhin ninyong walang linya ng kuryente. Kasi baka mamaya kakadrill nyo, naabot yung linya ng kuryente nyo eh. Kaya dito naman sa amin, walang linya ng kuryente yan. Kailan natin i-plug. Magdi-drill na ako, guys. Mababaw pa eh.
semento na, na matagal na. Talagang matibay. Matibay dati yung mga gawa. Kukulang pa. Kaya mga ano eh, mga 1.5 inch ang lalim. Tapos yung tuks natin eh, kailangan, oh, mahaba pa oh, kailangan pa. Lalim pa. Lapis. Ayun, pwede na siya. Ito na nakalalim eh. Ayun, pwede na oh. Ayan. Ito yung pako niya kasi eh. Gagamitin ko. Medyo mahaba. Kaya ayun oh. Kasi kailangan natin lumabas ng konti. Ayan. Kasi sasabit dito yung frame eh. Nakabit ko na yung isa, kakabit pa ako ng isa pa. Gawin ko 2 inches ang agwat. Kailangan kasi dalawa dahil malaki yung frame eh. Para hindi mag-sisaw yung frame. Higpitan. Matagal na rin ako guys nagdi-drill, nagka-hand-drill. Kahit ano mga kailangan pang sabit-sabit, ako na. Talagang pag-aralan ko. Kasi mahirap pag kung kailangan mo magsabit, kunting sabit, sa sabit lang tatawag ka ng tao. Para mag-drill lang. Eh, matagal. Hindi rin basta-basta makahanap ng tao. Kaya, kailangan ko talagang matuto. Gan natin ang tops. Lagay natin to. Ito kasi ng pako. Hindi na. Ngayon na maikot. Lasa muna natin. Lasa natin yung ano, dumi eh. Kasi makawa guys, ililipat nyo yung frame. Madali lang naman takpan yung butas eh. Mayroong mga pati na pantapal. Init. Ayan, dito guys, nakikita nyo, no? Ayan, kailangan medyo may lawit kunti. Ito may nakalabas kasi sasabitan nga siya ng frame. Lalagay natin. Medyo mahirap kasi apat. Apat yung lubid, oh. Sinauna kasi ito eh. Noon-noon pa na mga frame, kaya lubid lang nilalagay. Kaya nata, iba na eh. Hook na eh. Ayun, sakto. Tapos na. Oh. See? Ganun lang kadali, guys. Meron na kaming frame. Bali, 10 horses, oh. Tumatakbo sa farm. Diba ang ganda?
first stitch siya ng ate ko ni Sister Jocelyn Cabiles. Ayan guys, so, ito kasi aming space dito sa second floor.